Hello guys, tara samahan nyo. Hingi tayo ng mangga sa kapitbahay na isumama pang bubuit. Ayan, ang dami nila oh. Saan pa kaya tayo kukuha? Sayang naman, nalalaglag lang. Ang lungkot mo naman dyan, di ka makababa. Ayos ba outfitan ko guys? Ilaw ba? Kala dito. Tao po. Huwag ka lumapit dyan. Pagating ka. Ang dami nila. Uy. Kuya Jo. Ay. Pero pwede mangiram ng ano? Panungkit. Mahabang panungkit. Huwag ka nang magtaka. Bakit ganyan ang outfit dahan, ko? I-explain ko sa'yo mamaya. Okay? Tingnan natin. Saan tayo susungkit? Yun. Ang dami. Ay. Grabe naman yung plastic mo. Laki naman yan. So, kaya ako nag-jacket kasi bukod sa mainit, baka may higad pa. At saka kaya ako nag-shade dahil sa maalaw, hindi ko masyadong nakikita yung mangga. So, kaya may shade para hindi ka masilaw sa araw. O, di ba? Ang brainy. At syempre, sombrero para in case malaglag sa ulo ko yung mangga, may protection. Ang hirap talagang maging matangkad. Kahit mahaba na yung panungkit ko, kailangan ko pa rin tumingkayad. Kainis! Sa wakas, nakuha ko na sila! Na sila! Konti pa lang nakuha ko. Mas madami pa tong mga nalaglag. So, ayun na nga. At dahil nga nabali ko yung panungkit, kailangan kong ayusin ito. Lagot ako sa may-ari. Pero at least, matuturuan ko kayo kung paano aayusin ito. Buti na lang, laking probinsya ako, kaya alam na alam ko kung paano aayusin itong ganito. Pasensya na, nagmayabang pa akong alam na alam ko. Pero, syempre, matagal na din ako mula sa probinsya, kaya nahirapan ako. At napansin nga nung kasama ko na hirap ako, kaya ayan, nag-offer na siyang tulungan ako. Naawa na siguro siya sa akin, kaya gusto niya akong tulungan. Ito talaga yung pinakamahirap na part dito. Yung paano mo ipapasok yung lulo para hindi matanggal. Madalas ang ginagamit ko dito ay screwdriver. Kaya lang wala akong dala. Nakakatamad umuwi pa ng bahay. Kaya itong gunting na lang ang gagamitin ko. Medyo napunit sa dulo. Natusok ng gunting. Pero kumapit pa rin naman. Alas nga tapoy. Tatapos na to. Ito na boss. Bibilisan ko na. Okay na ba yan? Ayan, so tapos na natin maitali yung kahoy na pangsuporto dun sa nabali. Kaya lang, hindi ako satisfied. Kaya umuwi ako para kumuha ng alambre. Kasi feeling ko kailangan natin siyang talian ng alambre para mas maging matibay siya. In case na magaya kanina na madami yung makukuha ko, mabigat, hindi na siya mabali ulit. Yehey! Ayan na, ayos na siya. Oh, diba? Amazing. Okay, so dito tayo banda manungkit guys. Kasi, kawawa naman yung bubong nila. Nalalaglag lang dito. Kaya, ubusin na natin to. Actually, mismong may-ari nang nagsasabi na, sige, manungkit lang kayo. Ubusin nyo na yan. Kasi, napapagod na silang magwalis sa mga dahon at sa mga nalalaglag na mangga. Uy, mukhang jackpot to. Ang laki. Sobrang laki nitong nakuha ko. Ang sarap nito. Okay, ayos na to. Hindi ko na kayang punuin tong plastic, kaya uuwi na ako. Masakit na yung liig ko, kakatingala. At saka gutom na ako, alas 12 na pala, di ko na napansin yung oras. Tara, digpitin na natin itong mga kalat ko dito. Nakakahiya naman sa may-ari.
Alam ko yung iba dyan sasabihin na bumili na lang kasi 10 pesos, 15 pesos, or 25 pesos lang isang kilo niyan. Ang mura-mura ng manggang yan. Pero yung experience habang nanunungkit ka na masaya, hindi talaga mababayaran. At saka iba talaga yung lasa pagkagaling sa puno. Fresh na fresh. And matamis yung hinog sa puno. Oh, bakit? Ha? Oh, ayaw mo ba? Kesa nalalaglag lang doon. Siyempre, kailangan natin hugasan yung mga mangga natin para mawala yung lagkit. Meron kasi itong mga, ano yung tawag din? Sa Tagalog. Basta yung parang katas niya. Ang mangkok na mangga. And syempre, we have to save the best for last. Hinuli ko syempre yung buto. Oh, di ba? Ito yung talagang save the best for last. Okay, sige, hanggang dito na lang tayo, guys, at mauubos ko na yung buto ng mangga. And salamat sa panonood ninyo. And I know natakam kayo.
Pasensya na, tinakam ko kayo. So, uulitin. Paalam!